Yan, welcome po sa ating channel. Ako nga pala si Achiever, ang inyong criminalistic dito sa YouTube. Maraming salamat sa panonood nyo. At pwede nyo ako maging kaibigan, magtanong regarding sa criminal case. At iba pa, sisikapin nating masagot yan. Pakicomment lang po sa baba. At sa mga wala pang channel, create po kayo ng Gmail account nyo and set up po nyo yung Gmail, yung cellphone, mobile nyo ng desktop site. Punta po kayo sa Google Chrome. Type nyo yung www.youtube.com. Tapos punta kayo ng YouTube. Makikita nyo dyan, M YouTube. Balitan yung M, balitan nyo ng www din. Proceed kayo, desktop site nyo. Yung meron na kayong YouTube account na pwede kayong mag-subscribe, pwede rin kayong mag-upload. Gamitin nyo, i-share yung video nyo. Ang i-share ko sa inyo ngayon ang dalawang bagay na napakahalagang malaman at hindi maaaring hindi magpatulog sa iyo at magkaroon ng stress sa buhay natin. Ang utang, ang simpleng utang na hindi dapat mapunta sa estapa. Alam naman natin yung estapa ay mayroong parusang pagkakulong at mayroon ding civil liabilities pag ito ay pinabayaan natin o na-neglect natin, nakabayaan. Ngayon, mga dalawang bagay na dapat mong malaman o dapat mong iwasang kapag ikaw ay nangungutang. Ang una dito, iwasan nyo o huwag mong gawin mag-issue ng cheque. Okay, cheque. Mayroon po kasi, marami po kasi establishment, lalo na yung banko, yung mga lending na may mga permit yan. Mababa ang tubo niyan. Sa banko, ang huling nakita kong pinakamababa ay 0.59% per month. So, mababa, di ba? Sa mga lending, I think 2% per month, mayroong 1% dyan, mayroong point something din. So, mababa talaga. Pero pag ganitong mangyayari dyan, pag nag-issue kayo ng cheque dyan, nangutang kayo, nag-issue kayo ng cheque, for example, payable for 12 months, mayroong 24 months, or mayroong 36 months, up, depende sa amount na inutang nyo. Pagdating po ng worst to worst scenario na wala na kayong pambayad, pumapasok po ito sa estapa. So, iwasan natin yon. Kasi pag naipit ng naipit tayo, so, baka maubusan kayo ng pampiyansa. Or may penalty lang, tatalo na tayo. So, yun po. Huwag mag-issue ng cheque or iwasan. Kung wala naman talagang assurance na pambayad, huwag na lang mag-issue ng cheque o sa iba na lang mangutang yung walang collateral. Pangalawa, huwag nyong takasan yung utang nyo o inutangan nyo. Huwag magtago. Example, meron kang credit card, meron kang utang na 20K, 30K. Dumating ang time na wala kang pambayad. So, tinaguan mo yung bangko, hindi ka malocate. Or sabihin na natin, naglipat ka ng bahay. Hindi mo in-update yung bangko. So, ngayon, nilolocate ka ngayon ng bangko, tinatawagan ka, hindi ka makontak. So, andoon po yung intent to defraud, fraudulent action. So, yung kaso nyo ay i-endorse po yan sa law firm na partners nila para sila yung magpupurso ng kaso. Swerte mo pag hindi ka umabot sa bracket na pinupurso nila ng kaso.
So, ang mga bangko kasi alam ko may mga bracket-bracket yan na amount kung kailan nila ipuprost yung kaso mo. Swerte mo kung 20 ka ang utang mo at hindi ka pumasok, so ba-blacklisted ka lang nila. Ayun po. Ayan, kung pumasok ka doon, nabawa, pumasok ka kahit 20 ka lang yung utang mo, pumasok sa bracket nila, pinurso nila yung kaso. So, hahanapin ka ngayon. O kaya magtago ka na lang magtago. Hanggang sa ma-locate ka, stop pa or swindling ang kaso mo. Diba? Napakabigat. Kung isa kang private employee or ang kaso mo ay stop pa in civil liabilities. Kung ikaw naman ay isang public servant or public employee, ang kaso mo mayroon kang criminal case at administrative case. Maaari ka pang madismiss sa iyong trabaho. So, yung simpleng utang, naging estapa. So, tandaan natin, wala pong nakukulong ng dahil sa utang. Nasa Bills of Rights po yan ng 1987 Constitution natin. Pero pa, sa estapa, marami. Yun ang hindi namamanage ng iba. Nagtatago, maraming sumasablay dito na middle class na naaaresto. Maraming na example natin dyan, kahit mag-research kayo sa Google, maraming nang naaarest sa estapa. Ang estapa ay may bracket dyan, meron maraming bracket dyan. So hanggang sa muli po, maraming salamat sa pag-nanood nyo. Pakiusap lang po, pag mag-subscribe kayo para mayroon tayong ma-update kayo pag mayroon tayong video. Sisikapin natin makapag-upload na twice a week o once a week video para sa update at maubos natin yung criminal book na revised penal code hanggang sa matapos yun, matapos natin i-upload. So, hanggang sa muli, ako nga pala ang inyong lingkod, Achievers, ang inyong criminalistic dito sa YouTube. Pakishare lang po. Salamat. Maraming salamat.